Hello, and welcome to our Career Guidance Program for Grade 11 students. Ngayong araw na to, ating pag-uusapan ang Module 4 entitled Fit Me Right. Kung kayo ay nasa bahay kasama ng inyong magulang, imbitahin sila sa pakikinig ng lecture na ito at sa paggawa ng mga activities sa module na ito. Kung hindi naman, maaaring panoorin or review ang video na ito sa inyong bahay at isama ang inyong magulang sa pakikinig ng lecture at sa paggawa ng mga activities sa module na ito. Here are the objectives. Before we proceed to our lecture, let's have a short activity entitled A Walk to Remember. Here is our instruction. Write the word yes if you agree with the statement or no if you disagree with the statement. Maaaring isulat ang inyong sagot sa inyong journal. Are you ready? Let's start. Number 1. Your parents, guardians, spark your motivation in discovering your passion. Ang inyo bang magulang or guardian ay nagbibigay motivation sa inyo lalo na sa pagdiskubre ng inyong passion or interest? Is it yes or no? Number 2. Your parents, guardians give direction and guidance in choosing a career path. Ang inyo bang mga magulang ay nagbibigay sa inyo ng direksyon sa pagpili ng inyong magiging career in the future? Is it yes or no? Number 3. Your parents, guardians, give worries from their unrealistic expectation that may cause failures. Ang inyo bang magulang ay nag-aalala para sa inyo, lalo na sa mapipili niyong karera na maaaring maging cause ng inyong failure? Is it yes or no? Number 4. Your parents, guardians, influence you on your career outlook. Ang inyo bang magulang ay nakaka-impluwensya sa inyong mapipili or napiling karera? Is it yes or no? Number 5. Your parents, guardians influenced you of their ideas or views that existing during their days. Ang inyo bang magulang or guardian ay nag-i-impluwensya sa iyo gamit ang kanilang mga idea or experience na meron sila noong kanilang kabataan? Is it yes or no? Number 6. Your parents, guardians are well interested in your well-being and success. Ang inyo bang magulang or guardian ay interesado sa iyong tagumpay? Is it yes or no? Number 7. Your parents, guardians have the best knowledge of your interests and abilities. Alam ba ng iyong mga magulang or guardian ang iyong mga interes at kayang gawin? Is it yes or no? Number 8. Your parents, guardians spend time with you in cultivating your career interests and considerations. Ang inyo bang magulang ay nagbibigay ng oras upang pagyamanin ang inyong mga interest, lalo na para sa iyong napili or mapipiling karera? Is it yes or no? Number 9. Your parents or guardians say that they know best when it comes to the right career you have to pursue. Sinasabi ba ng iyong magulang na mas sila ang nakakaalam kung anong mas maganda na karera para sa iyo? Is it yes or no? And last number, number 10. Your parents, guardians, have less time or no time at all in answering your queries about career choices. Ang inyo bang magulang ay walang oras sa pagsasagot ng inyong mga tanong patungko sa inyong mga napili or mapipiling karera? Is it yes or no? Now that's the end of our activity. Before we proceed to our lecture, here are the processing questions. Maaaring i-pause ang video para masagutan ang mga sumusunod na tanong. Maaari niyong isulat ang inyong mga sagot sa inyong journal.
Ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang mga helpful tips para malaman kung ano nga ba ang mga gampanin ng magulang sa pagpili ng karera. Ano-ano nga ba ang mga gampanin ng magulang sa pagpili ng karera? Sabi ng mga eksperto, ang magulang ang isa sa mga pinaka-importanting tao sa buhay ng kanilang mga anak, lalo na sa pagbibigay suporta ng pagpili ng karera ng kanilang mga anak. So ano nga ba ang mga gampanin ng magulang sa pagpili ng karera ng kanilang mga anak? Mga gampanin ng magulang sa pagpili ng karera. Number 1. Kukunin ko namin ang tiwala ng aking aming at gaganyakin ko namin ang aking aming anak upang pag-usapan ang kanyang mga katanungan tungkol sa karera. Number 2. Maglalaan ako kami ng panahon upang pag-usapan ang mga mahalagang bagay tungkol sa karera ng aking aming anak. Napaka-importante na bilang isang magulang, mapag-usapan ninyo kasama ng inyong anak ang kurso o karera na gusto niya in the future. Maganda na ito ay paglaanan ng oras at atensyon upang malaman kung paano masusuportahan ang inyong mga anak. Number 3. Tutulungan ko namin ang aking aming anak na matuklasan ang kanyang silakbo ng damdamin o passion, interes at kakayahan pagdating sa pagpili ng karera. Number 4. Hihikayatin ko namin ang aking aming anak na magsaliksik patungko sa napiling karera sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga taong may kaparehong kurso at trabaho. Importante na bilang isang magulang malaman ninyo ang interes ng inyong anak. Malalaman nyo ito sa pamamagitan ng pag-obserba o simpleng pagtanong sa inyong anak kung ano ang mga interes nito at hilig niyang gawin. Maganda na maglaan din ng oras sa pagre-research o pagsasaliksik tungkol sa napiling karera ng inyong anak. Maaari kayong makipagpanayam sa mga inyong kakilala na may kaparehong kurso at trabaho. Number 5. Kikilalanin ko namin ang kalakasan, kakayahan at kahinaan ng aking aming anak at susuportahan ko namin siya sa kanyang magiging desisyon. Number 6. Hihimukin ko namin ang aking aming anak na tuklasin ang iba't ibang karera na pwedeng pagpilian na nakabatay sa kanyang kakayahan, kalakasan at interes. Kalakasan at kahinaan, yan ang isa sa mga bagay na dapat tuklasin ng isang magulang at maganda na ito ay malaman upang masuportahan ang inyong anak sa kanyang magiging desisyon lalo na sa kurso o trabaho na kanyang papasukin. Maganda rin na i-encourage ang inyong mga anak na magtuklas ng iba't ibang career options na pwedeng pagpilian base sa kanyang kalakasan at kahinaan. Number 7. Magpaplano ako, kami, kasama ang aming anak sa posibleng hakbang na gagawin kung hindi kayang tustusan ng karerang napili. Number 8. Susuportahan ko namin ang aking aming anak sa karerang napili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanyang loob na kakayanin niya ang anumang hamong dumating. Maganda na planuhin mabuti ang magiging karera ng inyong anak. Maganda na sabayan niyo ang inyong anak sa pagpaplano at alamin bilang isang magulang kung paano ito masusuportahan. Huwag din nating kakalimutang mga magulang na palakasin ang loob ng inyong mga anak, lalo na sa anumang hamong dumating sa kanyang pag-aaral o pagtatrabaho. Tunay nga na kayong mga magulang ay importante sa lahat ng bagay sa buhay ng inyong anak. Ngayon na narinig nyo ang mga gampanin ng magulang sa pagpili ng karera, mabuti na isulat ang kasunduan na ito sa inyong journal at sagutan. Huwag kalimutan ang pangalan at lagda ng mag-aaral, pati na rin ang pangalan at lagda ng magulang o guardian. Maaaring i-pause ang video para maisulat ang kasunduan sa inyong journals. Ngayon tayo ay magpatungo sa ating evaluation. Tayo ay magpatungo sa ating activity.
na feet ni right. Here are the directions. Ito ang inyong gagawin. Mabuting basahin ng panuto para hindi tayo malito. Maaaring i-pause ang video para magawa ng activity ng maayos. At tayo naman ay magpatungo sa inyong takdang aralin. Tayo ay gagawa ng Pledge of Commitment. Ito ang inyong gagawin. Huwag kakalimutan ang name at signature ng estudyante at name at signature ng inyong parent o guardian. Maaaring i-pause ang video para makopya ang Pledge of Commitment sa inyong journal notebook at ipapasa ito sa inyong advisor. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig, lalo na po sa ating mga magulang sa ating Career Guidance Program para sa Grade 11. God bless us all!